Nandito nga po pala kami ngayon sa Maoban, Quezon. Parang dahil kan si Alpro Punon, De Velas Beach. Una nga po pala sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood, subscribe, at walang sawang sumusuporta sa amin. Shoutout nga pala sa pamilya ko, Rivera's Family. Thank you! Shoutout nga pala kaya sa family ko, sa Kweto Family, tapos sa Porinos Family. Shoutout nga po pala kay Mama Darna at sa mga kasama ko. Ayun mga kagala, nagmula na naman kami sa bayan namin dito sa Pagbilaw. Samahan nyo kaming mag-overnight sa isa sa magandang beach sa Maoban. Kaya di ko na papatagalin to mga kagala. Kaya tara! Gala, nakarating na tayo dito sa spot na kung saan sinasabi ng aking pinsan. Ayun, nasa 2 hours na pala tayong bumiyahe mga gala mula sa Pagbilaw. Kahit ganun, okay pa rin dahil narating natin itong beach na to. Kaya mga gala, tara samahan nyo na kami sa pag-overnight na to. Struggle is real guys sa pagtatali ng tent. Sobrang hangin. Marinig nyo sa alon ng tanga. Alba dito yung ano? Undit. Kumagala. Ang ulam natin ngayon, pambansang corn beef. Pambansang ulam. Pambansang ulam. Masyado madilim pala dito. Walang ano yung ano nila. Ano. Bagay, pre kasi dito eh. Magluluto tayo ngayon ng corned beef. Ayun.
kakain na tayo. Right now, nagagawa kami ng parang table sa tabi ng dagat. Kasi alam mo na. Tapos, magkikreate kami ng bonfire. So, kitayin nyo lang. Mamaya, magpapapoy na kami. Yo! Yo! Time check, maagala. 9 PM na pala dito. Sa ngayong oras na to, umuulan na dito. Talagang sana bukas di tayo ulanin para makita nyo ang beach na to, kung anong ganda nito. Nga pa, mga agala, no entrance nga pala dito. At saka ang babayaran mo lang dito, kung gusto mo yung mga cottage nila. May 300 nga pala sila dito, 500, ganun. Tapos syempre hindi na kami kumuha nun at nandito na kami sa sasakyan na lang natulog, para minus na rin sa gastos. Ayan. Ngayong oras na to, nandito na kami lahat sa van dahil yun nga, sabi ko sa inyo, umuulan. Wala na kaming ibang gagawin sa labas. Di kami makagala-gala. Di kami maka-bonfire. Kundi wala. Andito lang kami sa loob. Yan. Wala kami ibang gagawin ngayon, kundi matulog na lang. Kaya abangan nyo bukas, makagala. Ayan. Magandang umaga, mga agala. Time check tayo ngayon, 6 AM na ng umaga. Matulog pa yung mga kasama. Wala na umaga, ganito na ka lang sa halot dito. Lakas na kakin. Napakalapit nga pala mga agala ng power plant dito. Yan. Halos nasa harapan lang namin. Yan. Napakalakas ng hangin dito. Ganda ng morning namin ngayon. Dahil malaki ang tubig, ang ganda ng gising. Kahit kagabi inulan kami,
di kami nakalibot masyado. Pero ngayon naman, sulit na sulit sa umaga na to. Ganda. Dito nga pala mga kagala, walang entrance dito sa pinuntahan namin. Nandito kami ngayon sa Mauban, Quezon. Yun, ganda. Good morning! Ayon! Ano, nakatulog ba kayo ng maayos? Ano, Ring? Nakatulog ka ba? Yes! Ako, puyat! Ang hirap tumulog din. Puyat ako eh! Ano, maligbit ka na ba? Okay, ligbit mo na muna yan para... Ganda ng dagat ngayon. Ano, Mick? Nakatulog ka ba? Ano, Ben? Nakatulog ka ba, Ben? Konti. Ang ganda ng sounds ko eh. Yung alon kumakabog. Ilan? Ha? Magkano po ba isa? 10 lang isa. Okay. Magkano po ba? Dalawa lang po. Gala, ipapaalala ko nga po pala sa inyo mga kasamahan namin dito. Isa na nga po pala si... Ayan, so ayun guys, my name is Giancarlo Padayag. And galing pa kami ng Pagbilao, Quezon. So medyo malayo-layo yung biyahe namin. 1 hour from dun sa pinuntahan namin. And hanggang dito. So yung pinuntahan namin is Cagsay 1. Ang masasabi ko lang is, kung i-rate ko siya, syempre out of 10,
9 out of 10, syempre. Hindi naman siya sobrang perfect. Pero, guys, mind you, libre lang. Libre lang to. Especially kung may sasakyan kayo, pwedeng-pwede nyo itong puntahan. Kasi, accessible siya para sa sasakyan and pwede kayong mag-tent. So, kung plan nyo na budget-friendly lang, gas lang, and sasakyan, syempre, pwedeng-pwede nyo nang puntahan. Again, Kagsiaywan, Bulwagin, tara na sa Maubat. Hi, I'm Justine Paradeja Asen. I'm from Pagbilao, Quezon. Ikatlong beses na yung pagpunta namin dito. And hindi talaga siya nakakasawa. And bukod pa doon, napaka-peaceful ng lugar na to na tinatawag ko ng tahanan. Uy! Tapos, napaka-friendly ng mga tao kapag may kailangan ka. Yun! Tutulungan ka nila. And that's it! Enjoy na enjoy ang pamilya ko sa beach na to. Kaya kung may time kayo mga agala, marito na kayo. At napakaganda talaga ng beach dito. Kahit walang end, kahit na medyo hindi ganun kalinis mga agala. Pero sa ganda talaga namang, sabi ko sa inyo. Una sa lahat, walang entrance. Yan, ang mabayaran mo lang cottage kung mag-overnight ka o marami kang kasama. Ayan, sobrang enjoy na enjoy ang aking mga anak. Ano eh. Ang napakaganda dito. Nakalakas ang alon. Parang ang nasa Boracay. Hindi ganun kaputi ang buhangin din ang mga kala. Hindi ganun maano. Kasi, pero talaga namang wala kang maramdamang bato. Talagang pinong-pino ang buhangin. Talagang napakaganda. Kaya hindi kami nagsisisi na pumunta kami dito kahit medyo malayo. Ayan, medyo malayo mula sa Pagbilao. Ayan. Mga 2 hours kaming bumiyahe. Papunta dito mga agala. Pero sulit na sulit naman. Kahit inulan kami kagabi. Ayan, di namin nakita yung mga ano. Di kami nakagala-gala ng gabi. Ayan, dito. Pero ngayon naman, talagang pinagbigyan tayo. Na ipakita sa inyo na makita natin lahat ang ganda ng beach na to. Kita mo naman. So ngayon mga agala, utay-utay na kaming magliligpit ng mga ano namin at mauwi na kami. Dahil sa ano na, medyo mainit na. Yan. Tara na! Uwi na tayo! Sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe nanood at yung mga sumusubaybay sa mga ginagawa naming video. Sana po kayong magsawang suporta sa amin at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please
subscribe, like, and share, and don't forget click the notification bell para lagi ka pong updated sa aming ginagawang video. Salamat po.